Bakit naisip nyo na pumasok sa farming? Yung pagtitinda ko ng fishball, yun yung pangtulong ko sa Mr. ko noon na family driver. Tapos habang nagtitinda ako ng fishball, mayroong agricultural extension worker na lumilibot sa barangay namin para mag-invite ng training ng Department of Agriculture, yung Agricultural Training Institute, kung saan in-invite kami ng mga magsasaka. Actually, hindi ako. Kumbaga, nauhaw lang yung fishball vendor, uminom, tapos tinanong ko ano yung sadya niya sa amin. Tapos sabi nga niya, nag-iimbita sila sa mga seminar sa pagtatanim ng gulay. Yun. Sabi ko, pwede ba akong sumali kahit ako'y babae? Sabi niya, o sige, dumalo ka. Doon po sa tatlong araw na seminar na yun, natuto po ako. Doon po sa training na yun, meron po silang after training support. Meron silang mga seeds, seedling tray, organic fertilizer na pinautang sa amin. Tapos po noon, nung mapautang kami na yun, umuwi ako sa ano namin, nilinis ko po yung likod ng bahay namin na dati pong basurahan ng school at chapel. Yun po, doon sa 1,000 square meter na yun, doon ko po pinagyaman yung pong aking natutunan at saka po yung pahiram nila na puhunan na sa inputs, production inputs po. So, anong unan yung tinanim doon sa 1,000 square kamatis po. Kamatis. Noon kasing panahon na yon, wala pong gano'ng nagtatanim sa amin ng kamatis. Off-season po yon at kumita po ako doon. At doon po sa 1,000 square meter na yon, hiniram ko na rin po yung lupa ng binan ko. At tinamnan ko na po ng mga ampalaya, talong, kamatis, sili, yung pong mga gulay sa pinakbet. Yun po yung tinanim ko dun sa ano. At ngayon po ay nasa 3.6 hectare na po yung aking tinatamna ng mga iba't ibang klaseng gulay at palay na rin po. Okay. So tell me about how you were able to grow the farm. Anong naging proseso mo to start from 1,000 square meters ngayon, higit sa 3 hectare, di ba? Bukod po sa nagtatanim ako ng mga gulay sa amin pong bukid, natutunan ko po yung magpatubo ng mga punla, yung grow yung mga seedlings ng mga gulay. At mula po doon sa nakita ng mga kapwa farmer ko doon, umorder na rin po sila sa akin ng mga iba't ibang klaseng seedlings kasi po napatubo ko po ito ng pantay-pantay, pare-parehas at malulusog. Tapos yung nakita ko po yung pangangailangan ng mga magsasaka sa amin na natulungan ko rin po sila sa na magtanim ng mga sa mga malalawak nilang taniman dahil po doon sa readily available seedlings at mula po doon sa tinanim ko na yon. Meron lang po akong low-cost nursery gawa sa Kawayan. Ngayon po ay meron po akong malawak na punlaan. At doon po sa punlaan na yon, doon po ako kumita. At umunlad po yung aming buong bayan dahil po maraming mga magsasaka ang napagsiservisyuhan po natin sa readily available seedlings na binabenta ko sa kanila. Gaano ka importante yung tulong at saka yung education na galing sa Department of Agriculture? Malaga po yon kasi unang-una doon po ako natuto na sa pag-farming at hanggang sa pagbebenta po ay tinutulungan nila kami kung saan namin pwedeng dalhin yung aming mga produkto. At kami po ay nagbuo ng mga samahan doon ng mga magugulay kung saan na-meet po namin yung mga pangangailangan ng aming merkado. Now, a lot of the time, yung mga farmers, kahit sila ay nagkaroon ng isang magandang ani, their next problem is where to sell it. Mm. Pero ngayon, merong yung mga tinatawag nilang bagsakan centers or trading posts, right? Tell me how that has been able to help farmers in Bulacan. Opo, nag-organize po kami ng mga association at tinulungan po kami ng Department of Agriculture kung saan namin pwedeng dalhin yung aming mga produkto. Tumutulong po sila sa mga market matching hanggang sa dati po sa mga talipapa, mga anong wet market. Ngayon po, nakapagsusupply na rin po kami sa mga hotel and restaurant, sa mga mall. Yun po yung aming mga market ngayon. Malaking bagay po yung tinutulong nila sa amin dahil kung marami po kaming produkto, ay minibigyan po kami ng mga buyers. Okay. So now, if a farmer has goods to sell, pwede lang sila pumunta sa trading post. They just have to go to one place at doon pa lang pwede nila ibenta lahat ng mga produkto nila. Tama ba? Opo, opo. Meron po kami mga trading post na kung saan po malapit sa amin. At kami po ay nagdadala sa gawing balintawak. Sa NCR po, mostly dinadala namin yung aming mga produkto.
Okay. So, let's talk about Duran Farms. Hindi lang siya isang successful na taniman, but you also have rest houses where people can stay. Kwento mo naman kung anong pwede gawin ng mga tao dyan kung gusto nila magbakasyon ng konti. Opo. Bali po kasi ngayon dahil madami na pong pumupunta sa farm. At ito po ay lalo na po ngayon na malapit na pong isabatas ang Farm Tourism Act. Kung saan ina-encourage na po ang mga tao, mga estudyante, nadali na po dito sa farm at yung farm ko ay na-develop ko na po na tumanggap ng mga bisita. Malaking bagay po ito sa amin kaya po naging malawak po siya dahil ngayon po ay meron na rin po kaming palayan, meron na rin po kaming mga livestock, may mga prutas na rin po dito at ito po yung aming pinapakain sa mga bisita po namin. Pwede po kayong mamitas doon at yun din po yung sineserve namin pag po kami may mga bisita. At marami pong gustong matuto sa farming, nagkaroon na rin po ako ng training center kung saan tinuturo po namin yung aming kaalaman sa pagsasaka.